Annyeonghaseyo, welcome to Usapang Hallyu, where we talk about our favorite K-dramas and Korean celebrities. I'm Myla Torres, editor of HallyuDrama.com. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. I'm Hannah Petracher from HallyuDrama.com, your K-drama guide in the Philippines. Hello guys, at syempre, sabi natin si Hannah na fresh to fresh. Parang ano? Ang init! Parang I'm happy pa rin dahil sa mga ganap niya nito right. Nakaraan. So, syempre ang topic natin ngayon, Hannah, pag-usapan natin muna. Bago pala yung finale ng Shooting Stars, and I'm sure marami na yung nakapanood ng Shooting Stars. So, I guess naman, hindi natin sila masuspoil na. Kung pag-usapan natin yung ano, yung finale ng Shooting Stars, pag-usapan muna natin yung in-attendan mong fan meeting, well, before the fan meeting, syempre yung press con ni Hwang In-youp. Okay. Grabe. So, ano, Hannah, ano, gwapo ba talaga in person? Sobrang, alam mo yon nung una siyang lumabas, kasi ang tagal-tagal, medyo maaga kaming dumating doon sa press con area kasi required naman talaga na pupunta kayo doon para makapag-set up, ganyan. So, naghihintay kami. Tapos, alam mo, iba yung dating nung pumasok siya kasi parang sabi ko, unbelievable, ang liit ng mukha. Sorry naman talagang yun yung una kong impression. Parang requirement kasi hata yun para maging artista ka. So, diba? Kaya nga hindi tayo papasa dyan eh. Kasi kailangan maliit yung mukha. Yun siya. Kailangan so, maliit ang mukha. Oo, kasi naman, mga, ano, paanong maliit mga ganyan? Platito size, gano'n. Ang liit talaga. Parang feeling ko kamay size, lang. Ganun. Oo, ganun lang siya. Ang liit ng face niya. As in. Parang ako. Matangkad ba siya? Matangkad. Matangkad siya, payat siya. Tapos with his build, magugulat, nagulat. Alam mo yung napapanood mo naman siya sa mga Korean drama ganyan, pero nung nagsalita siya nung ano nga sa'yo, ang lalim ng boses, tapos parang kami, baba ng boses. Oo, as in nagulat kaming lahat. Tapos syempre, alam mo yan yung parang medyo shy siya ganyan. Tapos doon sa press con, nakakatuwa kasi siguro first time nilang nag-meet ni Sam Oh. Tapos tinanong niya si Sam Oh if she's Korean. Are you Korean? Tapos sobrang cute siyempre si Sam Oh. Ang cute ang nga din nung interactions nila, even dun sa fan meeting, no? Parang si Sam Oh, kinikilig. Ano, favorite na talaga. Favorite na talaga na, ano yan eh, na host. Kasi she's ano really a fan din, di ba? So lumalabas yung kilig niya, ganon. And nakita natin yon doon sa may time nga na parang bumulong sa kanya si ano si Hwang In-youp. Tapos parang yung natawa ko kasi parang yung mga audience kinikilig yung parang nabiyawan. Actually yung part na yon parang I think tinatanong niya siguro yung how to introduce himself in Filipino yung sa doon na sa fan meeting nga na parang ako si Hwang In-youp, di ba? Ang galing, ang cute yun eh, yung feeling ko kinonsult niya lang si Sam Oh about it. Tapos ano, napansin ko ano, super feeling ko ang shy niya. Ganon siyang klase ng ano, kasi ayan, yung mga pag tinitignan mo yung reaction niya, kasi may, syempre medyo malayo-layo ako. So yung close-up na video na makikita niya, yung malaking LED screen, makikita mo yung mga facial expression niya na yung parang shy na ngiti. Ganon, sobrang adorable niya as in. Tapos, di ba na madalas na napapanood natin siya dun sa True Beauty, tsaka sa 18 Again, yung mga medyo may pagka-kontrabida na role siya dun sa 18 Again. Tapos, cold siya kunwari sa True Beauty na alam mo namang gusto rin niya, di ba, yung character ni Moon Gayong. So parang hindi mo akalain na kaya niyang i-exude yung ganong kind of confidence dun sa pag nakikita mo siya na medyo shy siya or siguro hindi niya alam na ganun karami yung fans na nandun sa kanya kasi puno talaga yung New Frontier Theater. As in sobrang nakakatuwa yung mga fans. Sigawan sila ng sigawan all the time. Pero naiintindihan mo, maganda eh. Actually, magandang naging interaction during the fan meeting. Tapos, sabi mo nga, diba, dahil maliit yung, maliit, hindi ganun kalaki yung venue. Parang ang intimate nung, ano, nung fan meet. Right. Diba? Oo. As in, parang nandyan lang siya. As in, abot kamay. Tapos, kahit yung mga nasa second floor, dahil pa slope siya, ganyan. Tapos,
Ang ganda. Nagulat ba siya na ganun karami or ganun na siya kasikat sa Pilipinas? Mukha ba siyang nagulat? Kasi, I can imagine, parang ang hindi mo weird, kumbaga, parang tumira kasi siya napakatagal, di ba? Four years. Matagal na rin yun. And to think, parang umalis siya sa Pilipinas ng, hindi siya kilala. Tapos parang pagbalik, parang na mukha bang overwhelmed siya kasi parang may na-mention ka doon sa tweet mo na parang naiiyak siya doon sa Fanmeet. Napansin ko na medyo teary-eyed siya doon sa bandang simula kasi 'di ba pagpasok niya so sigawan yung mga tao, "Hwang In-youp!" ganyan tapos ganyan. So tapos yung pagtingin niya, 'di ba, nag-introduce siya, syempre panibagong round of TV. Anyan tapos kaway-kaway, tapos ano, ikot siya, tinitignan niya yung mga tao, tingin siya sa taas doon sa balcony ganyan. Tapos nung nakaupo na siya ganyan, tapos tinitignan niya yung mga tao, parang may disbelief siya na parang naiiyak siya. Yung kaya may, I think may photo ako noon na, kinunan ko. Kasi parang naiiyak si Hwang In-youp. Siguro hindi niya rin akalain na after bumalik siya dito parang first time niya yata as an artista, di ba, na bumalik dito. Nagkaroon ng fan, it's his first fan meeting. So, siguro hindi niya akalain na ganun karami yung mga sasalubong sa kanya. Kasi honestly talaga, buong... Nung umikot kami doon sa New Frontier Theater, as in, ang haba ng pila ng mga fans. As in, nakapaikot siya. Stories mo nga anong oras? Nung dumating ka doon, anong oras? Mga 5. 5 p.m. 5 p.m. Ang start is sobrang 6. Haba sobrang haba. Ang haba ng pila kasi hindi pa nagpapapasok. Pero after a few moments later, nag-start na silang magpapasok eh. Tapos, doon sa pagpasok mo pa, may parang marketing side ng BYS. So, pwede, at saka ng view. So, pwede ka magpa-photo, ganyan. Tapos, mag-selfie. Ang dami mga fans na gumagawa nun. Tapos, sa view, meron din parang standee doon. So, pwede kang magpa-picture doon, ganyan. So, ganun siya. And then, ang sarap lang nung may kasama kang ibang mga fans. Kasi ganun talaga yung atmosphere. Kaya pupunta dito for a fan meeting. Tapos, parang lalo na kapag very game yung mga artista na pinupunta mo sa fan meeting. As in, eto nga, ang dami kong natutunan during that fan meeting. For example, kapag ikaw yung, di ba may numbers, uso na pala yon yung game. Kasi ginawa yata din to kay Kim Soo-yeon na may ipa-flash na random numbers. Tapos, tatawagan ng mga audience yung phone na yon. So, they are allowed to give messages, di ba? Alam mo, ang galing nung unang nakano kasi ang tinanong niya kagad, "Can I have a picture with you?" I think ganyan din yung, di ba, yung unang, yung only fan na nakapagpa-photo kay Kim Soo-yeon. Well, may mga celebrities na nakapagpa-picture sa kanya, pero yung babae na fan, ganyan din, di ba, yun sa call. Sabi ko nga kay Edric, yung number na pinag-register mo sa Globe, ha, para kay Roman, baka naman ikaw ang matawagan. So dapat pala every time kung ikaw yung unang matatawagan, talagang unahan mo na, "Can I take a photo with you?" Yun siya, as in, tapos mag-okay siya talaga. As in, sabi yung cute pa ni Hwang In-youp, gumanon siya. Tapos sobrang natutuwa ako para sa fan na nagpa-photo sa kanya kasi talagang posturang-postura si fan at ready siya for that, for the fan meeting. Cute nga eh. Tapos, nag-strike sa akin doon sa fan meet ba yun or sa press ko na parang sinabi niya na baka mayroon siyang secret napupuntahan. Secret parang ganun. Nagpunta kaya ito sa Davao? Nakakatawa yung friends. Sobrang nakakatawa yung part na yon kasi parang he might go on a secret trip daw, ganyan-ganyan. Tapos parang, baka lang naman. Pero hindi pa rin sure kasi daw tight yung schedule. So, baka lang. Ganun yung pagkakano. Kasi, tapos na ba? I think tapos na yata nila yung shoot ng Wire. Kasi tapos since na. last year pa, diba, na shoot yun. And makikita mo na, autumn pa yung eksena ng mga first part ng Wire. Tapos na yan. Pero, napaka-busy nitong taong to. Sunod-sunod ang mga
ang mga projects niya. Ongoing pa yung The Sound of Magic sa Netflix, di ba? Para doon sa mga hindi pa nakakapanood, dyan pa rin yan. Tapos yung Why Her, ongoing pa rin siya, ganyan. Tapos sabi niya nga na yung birthday niya this year was celebrated sa set ng Why Her. Kasi di ba may video yun, napanood ko yun eh, na parang susubo siya. Yung surprise siya. Yung susubo na siya ng manok. Oo. Tapos arawas. Naisip ko lang, no? Siyempre ngayon na-reveal it. Dati naman na nasabi na nag-aral siya sa Davao, pero at least dito narinig na natin from himself na yun nga, favorite niya yung kwek-kwek. Na kung siya ay magiging 18 again, babalik siya sa Davao, mag-aaral, kakain ulit ng kwek-kwek, ganun. Naiisip ko lang, ano kaya naiisip ng mga kaklase niya ngayon? Yung parang meron akong naging kaklaseng sikat na. Diba kung totoo. Ikaw yun? Right, and, diba? And pero kasi sabi niya, yung reach ng mga Korean stars ngayon, grabe, diba? Parang sobra silang in demand, even sa Hollywood, ganyan. So, ano kaya yung feeling na may kaklase kang ganun kasikat? Siguro magsisisi ako kung hindi ko siya naging friend. Ang selfish ng dating. Kung tinaray-tarayan ko siya, ganyan-ganyan. Kung hindi ko siya pinakopya. Oo. Pero naturally, di ba, very friendly naman kasi tayo kapag lalo na kapag may mga foreigner tayo na mga classmates kasi gusto mong maka-adapt sila dun sa kultura natin dito. Ayaw mo namang maging awkward sigurado sila. Sigurado naman ganyan. Yun. So, I think naman, tapos sabi niya, he keeps in touch daw with his friends. Oo, sabi niya, no? Oo. So, cute naman. Oo. Pero sana nga, nagawa niya yung kanyang side trip. Sana. Sana kapag pahinga siya. Sobrang dami niyang project. Ayun. At sana nakalangoy siya, ganyan. Oo nga. Kasi gusto daw niya yung weather. Gusto daw yung Boracay. Boracay yung Cebu. Tayo gusto niyang mapuntahan, di ba? Sana kahit man lang isa doon ay napuntahan niya, kahit secret. Nakabisita siya, nakapagpahinga. And ayun, we're hoping na makabalik ulit si Hwang In-youp dito sa Pilipinas kasi very close to his heart niya yung Philippines. And yun, speaking of mga fan meeting, syempre, this Sunday naman, tomorrow, ay magko-cover naman tayo ng event ni Rowon, sa fan meeting ni Rowon naman. Talagang sunod-sunod sila, di ba? Saya-saya. Kailangan mag-vitamins, so guys, promise. As in, kailangan mo ng powers. Abang-abang kayo sa social media accounts ng Hallyu Drama para sa mga updates namin tungkol kay Rowon. And hopefully, makakuha tayo ng magandang pwesto dyan. Dahil excited na tayo makita ang kagwapuhan ni Rowon. And, siguro, feeling ko, kahit nasa likod kayo, kitang-kita niyo si Rowan sa sobrang tangkad. As in. Pero, eto kasi, ang laki kasi ng venue. Moa Arena. And yun. Maganda kasi yung kay Hwang In-youp, maganda kasi dahil very intimate nga yung setting. Eto, medyo malaki, pero let's see, no? Mukhang mas masaya, mas bongga, may mga pasabog, globe, K-munity, dahil isa yan sa mga special events ng K-munity na nag-celebrate ng kanila. I think pang ilang anniversary na yata nila. And kasama nga doon, di ba, yung bilang si Kim Son-ho ang kanilang brand ambassador. Na natatawa ako, natutuwa ako dun sa commercial ng K-munity. Napanood mo na ba yun? Hindi pa. Yung commercial ng K-munity. Nasa YouTube, yung parang 5 days ago yata ako napanood yun. Yung si Kimberly. Kimberly yung, ang swerte nung nung girl na, well, hindi naman niya nakasama talaga sa eksena dun sa commercial. Pero magkasama sila sa screen. Parang parang na rin silang magkasama, di ba? So, ang saya. So, hopefully, isa rin sa Kim Son-ho sa mga madala sa Pilipinas ng K-munity. Naman yan? Ako si Son-ho. Isa yan sa mga magiging topics natin. Pero, very happy rin tayo dahil meron na siyang project, di ba? Right. Kanyang, bababalik theater na siya, ayun. Malik teatro. Anyway,
Guys, pag-usapan naman natin, sino ba sa inyo ang nakapanood na ng or natapos na yung Shooting Stars? I'm sure marami na dahil yung Shooting Stars, mga ilang weeks ago na ba? Mga 2 weeks ago two yata weeks ago. Siya. Pag-finale, no? Mm-hmm. Pero sa sobrang dami kasi nating sinisimulang K-drama, sobrang talaga tayong natatambahan. Finally, natapos na natin at pag-usapan natin ang thoughts natin dyan. Ano ba? Very, gaya ng inasahan natin, very light-hearted, very, ano lang, magaan-gaan lang itong Shooting Stars. And even dun sa ending nila, very happy ang ending. Sorry for the spoilers. Pag-usapan natin yung mga each couple. Ang dami kasi couples dito eh, na tinahi nila lahat. O yan, umpisa kay Tess. Kay Tessung at saka kay, ano nga pala? Hanbyol. Si Hanbyol. O, si Hanbyol. Mm-hmm. Well, happy ending. Syempre. Oo. parang anong episode ba yon na they got together ng what? Episode 8 or 9, di ba? Pero nakakatuwa wala silang masyadong conflict yung sa relationship nila. I was thinking, parang inisip ko, magkakaroon kaya sila ng episode na tipong malalaman ng publiko na sila. Yung parang magkakaskandal sila. Tapos parang big scandal yun. Kasi PR siya, di ba? PR siya ng agency. Tapos biglang siya yung girlfriend. Ganun. Pero hindi nila ginawa yun. Hindi sila nagpunta sa route na yun. At inanon na lang nila. Kumbaga, implied na sa ending, no? Na, ano na, out in the open na yung kanilang relationship. Pero yan, natatawa lang ako dun. Nagpunta sila sa Jeju. Sobrang nakakatawa, diba? Magbabakasyon ka. What are the chances na lahat sila naroon sa Jeju Island? Yung tipong lahat ng pati mula sa, ano, sa, ano to? Airport? Airport pa lang. May nag-shoot na ng drama doon. Nakita na nila yung mga kasamahan nila sa opisina. Ang cute-cute ni Daye. Pagpunta nila doon sa... Pagpunta nila doon sa... Ano nga ba yun? Yung sa restaurant. Flowers. Yung restaurant muna. Doon naman si ano, yung mag-asawa. Si Yuna. Yuna! Si Yuna, tsaka si Jaehyun. Oo nga pala, si Yuna at si Jaehyun, di ba? Inasahan mo ba na ikakasal? Napakabata pa nila. Sila yung youngest couple doon. Pero nakakatawa kasi, biglang nabuntis si girl. Tapos ikakasal na agad-agad, parang 1 week lang yung preparation. Oo, di ba? Parang wala nang tutol-tutol, wala nang scandal-scandal, ganyan, diretso na, tutol, kakatapos lang naman ng drama nila, take advantage na yan, di ba? Ganun yun. Ayan sila. Pero tas nakakatawa yung parang naging endorser na tuloy sila ng mga ano? Pang-mommies. Ng mga pang-mommies, saka pang-babies. Ganon. Tapos, mayroon nakakatawa na line doon eh, yung kakala daw, nung manager niya para yung sa MC siya ng isang music show. Yes, oo. Tapos sa soup ano yung Return of The Return of Superman. Kasi yung mga bata naging reality show. Pero at least 'di ba parang ano, nagkaroon pa rin sila ng career tapos nakakatawa doon. Ano ba yung may tawag sa kanila eh? Hindi ba rami yung tawa yung tawag sa kanila na parang ano attention seekers. Ah, attention seekers. Oo, yun yung tinawag. Yun yung tinawag sa kanila, Hanbyon. Kasi pag nakikita sila in public, talaga nagpapa-picture sila. Hindi sila yung tipong sila nagtatago. No. Ang cute nila. Pero at least buhay na buhay pa rin yung career nila. Mm-mm. Yun nga lang, ang ina-endorse na nila ngayon pang mga produktong pang-family na. Pang-mommies, babies, di ba? Right. Tapos ano pa ba? Si Yusong! Si Yusong, syempre. Yeah. Si Hoyong, di ba? Sila yung favorite couple ko eh, dito sa Shooting Stars. Well, aside from Tessung and Hanbyol, sila yung natuwa ako kasi
'di ba si Yusung all his life ano siya, trabaho lang ng trabaho. Parang tapos focus lang siya sa mga artista niya, ganun. Ganun siya klase ng tao. Focus siya sa pag-aalaga sa iba, parang ganun din niya naiisip yung sarili niya. Pero ayan no. Ay, sabi mo nga, naghahalikan sa bridge. Nasa God. Bridge. God! Naghahalikan sa tulay. Very public. Tapos magtataka ka naman, bakit walang dumadaang tao? Yun din yun. As in, sila lang. Ang daming kilig nila. Ang dami nilang kilig. Yun, hindi nila kailangan maghalikan or show ng PDA. Pero, yung mga, yung like si Hoyang, parang, kung kiligin siya, parang hindi niya boyfriend yung ano, no? Parang, tawag niya pa rin yung sa boyfriend niya, Son Benyim. Ganun pa rin yung tawag niya. Tapos parang bata. Si Yusung, yung eksena na tinatanong siya kung, do you have a girlfriend? Tapos, yes, I have a girlfriend. And, I don't have any plans to break up with her. Parang ganyan. Ang cute lang. Hindi sila toxic, no? Napansin ko na parang walang toxic na relationship dito sa Shooting Stars. Hindi yung parang kahit yung iniisip natin na complications kay Hanbyol tsaka kay Tesun. Wala. Hindi wala eh. Oo, parang nung una nakakatawa, nakakainis si yung last Yuna. Two episodes parang ano na lang siya eh. Parang... ni round up na lang nila na maging happy ang lahat. Tapos isa pang couple, pag-usapan natin. Si Kipum! Si lawyer. Ang bilis din ito eh. Diba? Inasahan mo ba yan? Parang di ko inasahan yan. Nung simula, parang may crush si girl sa kanya. Mag-progress kaya. Oo. Talagang ang bilis ha. Mabilis sila. As in, siguro, ano binibigyan kasi siya ng exclusives ni lawyer do. Tapos palagi naman silang lumalabas. Yun eh. Tapos kinonsult niya pa doon sa isang case, di ba? Na parang dapat idedemanda siya. Tapos nilapitan niya. Tapos nasolve agad. Sobrang nakakatawa yung eksena na yon na na-resolve agad yung sa doon sa kapatid, di ba, yung sa wedding, yun yata yung naging problema. Tapos nakakatawa kasi siya din yung nag-clear up nung scandal ni Tesung tsaka ni lawyer doon. Yung nila, parang pang prenup na. Oo. Di ba? Ang cute-cute nila. As ang ganda pala dyan sa, ano, ang ganda pala dyan sa Jeju, no? Yung mga flower fields. Parang IG worthy na look. Ang dami lang po. Siguro ano to, spring, summer, kinunan, no? Mukha, oo. Kaya ang gaganda ng mga flowers. Mukha nga, oo. So, apaka-unlikely pala, ng nakakatawa lang din pala na couple. Di pa naman masasabing couple, but friendship. Si Do, si Lawyer Do, at saka si Tesung. Yung unlikely friends sila. Kasi sa sinala, mag-away sila. Tapos, nachismis pa sila na sila. Tapos, di nila namamalayan. Parang nagiging friends na tayo, ha. Parang napapadalas punta mo sa bahay ko, ha. Kasi masarap yung kape. Masarap yung latte daw ni Lawyer Do. Tapos, nung pupunta siya, di ba nung nagkita sila sa elevator with Kipum, tapos parang siya, ha? Ako yung umiinom lang dapat ng latte sa bahay niya. May ganun. Parang may ganung reaction siya. Nakikilate sa kanya. Din. Sobrang nakakatawa. Nakakatawa din yung nung una nakakainis din si Lawyer Do kasi antare niya. Pero it worked. Yung ganung parang antare niya kasi kay Tesung dahil may gusto siya kay Hanbyol. Pero nag-work yung ganung dynamic nila na parang kunwari hindi kakape, magkasama. Pagka gusto nang kausap nung isa, nagpupunta dun sa parang gano'n. So, nakakatawa lang din. Oo, diba? So, yung mga for you ba, ano, sino ang parang, ay, may isa pa palang couple di tayo na mention. Si manager. Yung manager ni Tesung. Ayan.
Hindi ko nahulaan mo ba na siya yung girlfriend? Although parang nung una, mayroon silang scene na nag-uusap sila eh. Before, I think that was before na na-reveal na siya yung girlfriend. Mm-mm. Pero parang a few episodes back pa na nag-uusap lang sila. Mm-mm. Pero akala ko yung girlfriend niya hindi taga ano Star Force. Ako rin hindi ko akalain, as in iniisip ko baka sa iba, turns out taga Star Force pala. And actually parang akala ko friends lang sila dahil nag-exchange sila ng info sa bawat yun isa. Nga, diba? Diba? Parang ganun lang yung impression ko, yun pero turns scene. Out sila. Cute din nila. Oo. Sobrang cute, tapos nakakatawa. Nakakatawa kung paano nalaman ni Han Byol. Diba? Talagang binidyohan niya, tapos pinapakita niya kay Taesung. Sobrang nakakatawa yung part na yon. Parang tuwan-tuwa si Taesung na nalaman niya kung sino yung girlfriend. Sobrang okay. Ito, itong aside from yung mga love lines dito sa ano sa Shooting Stars. Mm-mm. Sobrang naaliw tayo dito dahil sa iba't ibang cameo, 'di ba? Mm-hmm. Sobrang daming cameo na well, ano naman, understandable dahil tungkol to sa ano entertainment industry ng Korea. So, nakakaliw na ipasok nila yung napakaraming artista doon. So sino for you yung pinaka memorable na ano na cameo diyan sa Shooting Stars? Siguro hindi nga cameo eh, pero tuwa-tuwa ako na nakikita ko si Chejiwoo as the nanay ni Taesung. Kasi diba, hindi ko talaga inasahan na magma-mother role siya. Oo, ako rin, 'di ba? Parang first time ko kasi usually CEO yung roles niya, ganyan 'yun yung last niya yata na drama CEO. Pero dito, nanay siya ni Taesung. Tapos syempre, superstar din siya rito. Diba? Ganun yung character niya. Pero nabitin ako. Ilang taon na ba si Cheji mo? Siguro mga mid-40s. Ganun. Para ang bata naman niya, para maging nanay ni ano? Eh di ba? Kasi sabi niya, di ba, parang galing lang siya sa ano, she grew up in the orphanage pa. Tapos, doon niya na-meet yung husband niya. So, feeling ko, mga 20s. Kung nanganak siya ng, mga ganon, mga early 20s, pwede. Oo. Pwedeng ganon, yeah. Si Cheji. Naaliw din ako na bumalik siya. Hindi natin siya madalas na mapanood na sa mga dramas. Pero, syempre sa mga nanonood na ng K-drama way back. Ano ba? Early 2000s, ganyan. Oo. Oh, yeah. Yon si Cheji Woo. Hindi kilala si Cheji Woo ng ano. Ako naman, sobrang naaliwala ako sa Penthouse Boys na nag-cameo. So, nakakatawa. Pati yung background music ng Penthouse, ginamit nila doon. I think, background music ng Penthouse or yung, di ba, may spin-off sila na reality show. Ginamit din nila doon yung pag-enter ng dalawang Penthouse Boys na kasama nila si yung artista si Yusung. Kasama nila si sa Yusung, nakakaaliw. Kaya nga sabi ko, pero hindi ko inasahan na yung itong artista nito. Ang bait-bait niya dito eh. Si Yusung, di ba? Bait-bait si Yusung. Yeah, pero sobra. Wala siyang ka-flow. Ano bang flow niya? Siya, sobrang perfect niya na character. Ayan. Guys, before tayo magtapos, yun nga, i-invite namin ulit kayo, follow nyo kami, subscribe kayo sa aming YouTube channel, and hopefully makapag-live stream kami sa Rowoon event bukas. Ayan, follow nyo kami sa social media para sa latest update sa Rowoon Fan Meet. Bukas na po yan sa SM Moa Arena. And of course, for more Usapang Hallyu, subscribe na kayo sa aming YouTube channel and visit our website hallyudrama.com for K-drama news, reviews, and recommendations. And you can also follow us on Twitter at hallyudrama dahil dyan kami magla-live tweet ng mga events na kinocover namin at yung mga articles namin, yung mga pinapanood namin na K-drama, pag sobrang yung feels, yan, dyan kami sa Twitter. And you can also follow us at Instagram at hallyudrama and in our YouTube channel at Hallyu Drama. Ayan, guys. See you next week and ingat anyong. Annyeong.